Oy, Ted! What's up, guys? Kumusta? Ano meron? Ito, biyahe-biyahe na naman ako at marami na naman pinupunta ang mga lugar. Ikaw, kayo, kumusta kayo? Ako, galing akong bahay. Tsaka ang ganda ng gisi ko, ganda ng araw ngayon. Eh, ako naman, galing ako sa mga gadgets shop. Naghahanap tayo ng magandang gadget pang travel. Tsaka lakpang camera. Tama, no? Tama naman eh. Kailangan panahon ng travel. Uy! Ano? Hello sa inyong lahat! Hello! Ako nga pala si Enzo. Ako nga pala si Azrael. Ako si Ted Claudio. At kami ang Eat Getaway! Ito, this is our pilot episode. So, samahan nyo kami at papakita namin ang Eat Getaway adventure namin sa travel, food, lifestyle, at technology. Saan ka ba nagpunta na itong nakaraan? Ito, galing akong Tagaytay. So, Tagaytay. A quick Eat Getaway ito. So, samahan nyo kami, papakilala ko kayo sa mga taong nakilala ko doon at saan ako tumira sa Tagaytay. So, ano, papanorin na natin? Sige. Okay, pasok. Let's go. Tagaytay, ang maraming pasyalan, kainan at staycationan. Pero ang tanong ko, gaano ba kadali mag-book ng hotel dito? Sa aking experience, medyo nahihirapan ako dahil lagi na lang silang puno. Pero nakakuha ko ng magandang way para makapag-book ng hotel through the Red Doors mobile app. Sa aking smartphone, nakapag-book ako ng mabilis at nandito tayo ngayon sa Red Doors Plus at The Ritz Tagaytay para sa aking overnight stay. So tara, let's go! Pasok tayo! Kasi ano, nag-book ako. So, limbawa. Where's your room key? Okay, thank you. Room L. Okay, so thank you. Saka tayo. So, ito nakuha ko na yung aking susi sa aking kwarto. For a 1,200 na price for a overnight stay. Pwede na, pwede na. For me, biglaan lang naman eh. Unplanned. Kaya ito, ang plan din ang aking gastos. Pero for me, okay lang naman yun. So, punta natin yung kwarto natin. Wow! Ganda ng kanilang lobby. Ano naman, ganda ng lobby nila. Very, malamig na yung panahon dito sa Tagaytay kahit nasa panahon tayo ng month lang August. Wow! Check it out, yo! So, welcome to my room, guys. So, itong aking kama. Grabe, napaka-comfortable itong kama na to. At magandang view. Nakitang-kita ko yung Taal Volcano. Ito talaga yung pinakang nasa-sold out palagi na kwarto rito. But for now, nakaswerte tayo, nakachamba tayo na magandang room na may view. So, since wala akong dalang mga toiletries, no, nag-provide sila ng clean bath towel. At pero pang tissue at saka mga toiletries. Wala akong doon ng toothbrush eh. So meron na sila dito nga toothbrush, supply, cotton buds at meron pang kasamang candy. So yan. So meron din bottled water, aircon at cable TV. So yan, matura ng banyo nila. Silipin natin. The banyo. So this is the banyo tour. Banyo na ako. Okay. So itong kanilang banyo. So may sink, nakasama ng tubig nila, may shower, at meron sila ditong refillable na shampoo and bath gel. Ang pinaka-importante yung part sa banyo ay yung may bidet astig. So good job, Red Doors. So heto ang ating kwarto for an overnight and pwede na tayong mamasyal at pwede na tayong mag-food trip kasi meron na tayong tutulugan mamayang gabi. Okay, pasyala tayo sa Tagaytay. Wala na ikukwento sa inyo kung paano ako nakapag-book ng room via Red Doors app.
So ito, nag-install ako ng Red Doors app via Google Play. Meron din ito sa iOS. So pag-check ko dun sa Tagaytay search nila, nadala nila ako dito sa Tagaytay The Ridge. So ito yung available room nila as of today. It's what costing niya is 1,700. So kung mas maaga-aga kayo, medyo makakuha kayo na mas mura. Itong nakuha kong kwarto is 1,200 kanina lang. So wala na silang kwarto, 1,700 na lang itira. So ganoon ang kadali. Pag nag-book kayo, makakuha kayo ng booking reference number at yung papakita niyo sa front desk. And ayun na, makabook na kayo, di ba? Pay it later or maybe pay it dun sa credit card niyo or sa debit card. Ganoon ang kabilis, so very convenient. So ngayon, may kwarto na ako. Pwede na ako mag-relax. Pwede ako manood ng cable, enjoy the view, or magtrabaho with my work sa aking laptop. So yun, pahinga muna tayo at mamaya pasyal tayo sa Tagaytay. So sabi nila, meron daw ditong windmill sa Tagaytay. So heto, pinuntahan ko dito sa may bandang crosswinds at sa ilalim ng windmill na ito ay may cafe. So tama-tama, gusto ko na magmerienda. So tara, kain muna tayo. So pagkatapos ng aming mainit na kapihan sa may windmill, so dito tayo ngayon sa may Tagaytay Oval para mag-relax. Actually, pwede tayo mag-exercise eh. Me and my family always visit this oval tuwing umaga at tuwing sunset para mag-jogging, maglaro ng frisbee, minsan kite flying, minsan nagpi-picnic. So kaso nga lang ngayon medyo magulo kasi may construction na ginaganap. Gumagawa sila ng bike pump track. At sabi nila, skateboard park daw. So, very na-excite ako doon sa skateboard park na side. Pero, hindi ko alam gano'ng katagal nila matapos to. Pero sana by the end of the year, sana magawa na nila dahil madaming tao pumupunta dito eh. So, I'm very excited na to try the loamy mamayang gabi, dinner namin. So, bago yun, exercise muna tayo. Magpapawis muna tayo saglit. Okay, ready na ba tayo tumakbo? Okay, takbo tayo! Woo! Dito tayo ngayon sa Tagaytay Loamy House na malapit si NBI. So maraming salamat kay Aki and si Aki for bringing us here sa Loamy House na ito at Loamy Batangas daw ito. At check out the Loamy. Oh my goodness. Aray ko mainit. Sangkaterbang toppings ng kitcharon tsaka itlog at the best ito with toyo na may kalamansi na may sili tsaka sibuyas. Oh my God. At sinyot eh, bumili pa ng ano tawag sa isda natin? Tawilis. So pwede namin itapos yan sa talomi namin. This is only for 60 pesos jumbo na lomi. So yun, kain na tayo at tara dinner namin ngayong gabi. Okay, tara let's eat getaway. Ibang klase ang lasa ng kanilang lomi. Marami na unitikman ng lomi pero ito yung kaiba. May chicharon sila sa ibabaw. Iba yung klase yung chicharon na ginagamit nila. Parang feeling ko yung, alam mo yung bituka ng baboy. Ginawang chicharon. Naku, sobrang sarap. Parang ganito yung lasa niya. Sobrang sarap. Sulit na sulit ang kain ko dito. Good morning everyone! This is our day 2 in Tagaytay, dito sa ating hotel sa Red Doors. So pag-gising ko sa umaga, ato, ang lamig ng hangin at saka ang ganda ng view. Pero may kulang, breakfast. So tara, let's eat getaway tayo at kain na tayo ng breakfast natin.
Let's go! Balikan yun, balikan. Pero kailangan pa ng guide, di ba? Opo. Yun yung aking camp creator by horseback riding. May the whole group na tour guide. Yun okay, lang ang adapt. Pagkano yung bayad sa tour guide? 500 lang. 500 lang. Pag horseback riding, magkano? 500 din. Ah, bye, kasama na yung ano. Ah, iba pa yun. Iba pa lang po. 500 per kabayo. Ano ba yun? Pasyal kayo dyan, sir. Oo nga, sige. Pagbalik namin. Ano, dito naman kayo palagi. Oo, dito lang palagi. Mga pecho boat ride. Next time, sa Eat Getaway, punta tayo dito. So, welcome back to my home. So, tapos na mag-breakfast. Tapos na ang aking short vacation. Sobrang super na-enjoy ko yung aking view, hotel room, food, pasyal with my barkada. It's time to check out na. So, see you in a bit. So natapos na ang aking day here sa Tagaytay. So maraming salamat sa Red Doors dahil nakapag-book tayo na mas affordable na room for staycation. Kahit bitin man ang aking stay, nakapag-relax naman ako dahil napakaganda ng aking kwarto, maganda yung view. Feeling ko wala ako sa Pilipinas kasi talagang wow, walang harang man lang yung aking view. Masabi ko yung sa kama, malambot, very comfortable. Yung aircon nila, napakalamig. Dahil kahit malamig sa Tagaytay, malamig lalo yung aircon. Pinakamaganda rito yung wifi. Grabe, super bilis ng wifi nila. It's 25 Mbps. So marami ako na-upload na video sa aking YouTube channel. Tapos yung shower, panalo din. Dahil meron silang hot water. Kailangan natin ng hot water pag maliligo sa umaga. At may bidesin sila for our toilet session. So maraming salamat. Thank you for joining me sa aking Eat Getaway Adventure. Babalik tayo dito soon sa Tagaytay. Gusto ko nga magtaal volcano tour eh. So next time, gagawin natin yon. So thank you guys for watching. So balik tayo ngayon sa Eat Getaway HQ.